الحمد لله رب العالمين الذي قال في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه واعلموا أن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Mga kinalugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala, narito na naman po tayo sa araw ng pagpapaalaala. Pinapaalalahanan tayo ng ating relihiyon, ng mga nakakabuti sa atin, upang ating ganapin, sundin, gawin sa ating mga sarili, at pinapaalalahanan tayo na umiwas sa mga bagay-bagay na nakakasira ng ating relihiyon, nakakasira ng ating pagkatao, nakakasira ng pagiging Muslim natin. Sa panahon natin ngayon, batid natin sa araw na ito ay nagse-celebrate yaong mga hindi Muslim na tinatawag nilang Valentine's Day. Sa atin malinaw, bilang isang Muslim, ang pagmamahalan ay itinuturo sa atin. Subalit, hindi natin ito ginagawaan ng eksklusibong araw tulad ng ginagawa ng mga pagano. Opo, ang Valentine's Day ay isang paganong praktis o praktiso ng mga sumasamba sa mga ribulto. Sapagkat sa pangalan pa lang ay hango ito sa isang pari na kung saan ay nagkagusto sa babae at yun ang naging dahilan ng pagse-celebrate sa araw na yun, araw ng puso. Subalit nung una pang panahon, bago pa man ang tinatawag nilang araw ng puso, ay sa February 15 ay sineselebrate na ng mga pagano, ng mga paganong Romano sa panahon na iyon ang pagkatuklas ng kanilang samahan. At isa sa mga kanilang sinasamba sa panahon nila ay isa sa mga Diyos-Diyosan. Sa panahon natin ngayon ay na-divert ito doon sa araw ng puso. Subalit nandoon pa rin ang practice ng pagiging o pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kahit sa Islam, ito ho ay mahigpit sa atin ay pinagbabawal. Ipinagbabawal sa atin ang makisali, ang makihalintulad sa ginagawa nila. Sapagkat si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanya hong sinabi, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Kung sino man ang gumaya sa mga yaong hindi sumasampalataya, sa mga hindi Muslim, sa kanilang pamayanan, ay tulad sa kanila. O may hahalin tulad ang pagiging Muslim natin doon sa mga hindi Muslim. Kanya pang sinabi, "Laysa minna man tashabbaha bi ghayrina."
hindi kabilang sa amin o hindi kabilang sa umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaong mga taong gumaya na hindi to na hindi namin ginagawa, na hindi namin katulad. Sinong mga taong ito? Tulad ng mga Kristiyano, tulad ng mga Hudyo, tulad ng mga pagano na mga sumasamba sa apoy at iba pang mga sinasamba. Wag natin silang tularan, mga alipin ng Allah. Ang ating relihiyon ay kompleto na. Ang ating relihiyon ay pinarating na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam noong siya'y nabubuhay. Bago pa man siya pumanaw ay kinumpleto na ito ng Allah. Magpasa hanggang ngayon. Kaya huwag na natin ito dagdagan o bawasan. Sapagkat ang relihiyong Islam ay kumpleto. Nababagay ang Islam sa lahat ng oras. Sa lahat ng panahon ay nasasakop ni ito. Subalit, nakakalungkot, may mga Muslim pa rin na gumagaya sa mga hindi Muslim sa kadahilanan hindi nila ito pinag-aralan. Sa kadahilanan hindi nila ito pinag-isipan. Sa kadahilanan ito ang nakasanayan. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sikapin ho natin pag-aralan ang ating relihiyon. Kung gusto natin hindi matulad sa mga hindi sumasampalataya, at kapag tayo ay pinagsabihan, ay dinaramdam natin. Masakit sa ating puso sapagkat yun ang ating nakasanayan. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, bakit ipinagbawal ang pakikigaya sa mga hindi sumasampalataya? Sapagkat ang dahilan mo ay mapapamahal ka dito. Dahilan sa makalulugdan mo na sila, dahilan sa mahuhulog, maaantig ang iyong puso sa gawaing ito at sa mga gumagawa nito. At sa lahat ng mga naaantig na kinahiibigan nila, kinahuhumalingan nila ang gawaing ito at nahulog ang kanilang loob. Dahilan na rin sa ginagawa na rin parati, naging nakasanayan na hanggang napamahal sa gawaing ito. Sinabi ni Propeta Muhammad SAW, "Al-mar'u ma'aman ahab." Anong ibig sabihin? Ang isang tao ay kasama ang kanyang minamahal, ang kanyang kinahuhumalingan. Ito ay sa araw ng paghukom. Kapag ang kanyang kinahuhumalinga, ang kanyang kinaiibigan ay nasa impyerno, kasabay siya doon sa impyerno. At 100%. Masasabi natin kapag ang hindi Muslim ay hindi nagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala ay sa loob ng impyerno magpakailanman. At ang gawaing ito ay gawaing karumaldumal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Gawaing kasuklam-suklam sa Allah subhanahu wa ta'ala ang tambalan siya. Dahil ang gawaing ito ay gawaing pagtatambal. Ang pangunahing kasalanan na kung saan hindi patatawarin ang mga taong gumawa nito kapag sila'y naabutan ng kamatayan. Kahit kapag ikaw ay matulad sa kanila, sa loob ka rin ng impyerno at walang makakatulong din sa iyo. Mga alipin ng Allah, maraming mga talata o maraming mga kasabihan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa pag-iwas sa mga gawaing ito o gawain ng mga hindi sumasampalataya, ang gawain ng mga kuffar na wag nating tularan. Makamundong buhay man ito
o di kaya pangkabilang buhay. Sinabi ni Propeta Muhammad SAW, Khaliful Yahud, wa Khaliful Majus, wa Khaliful Mushrikin, wa Khaliful Ahlal Kitab. Huwag niyong tularan ang mga Hudyo. Huwag niyong tularan ang mga Kristiyano. Huwag niyong tularan ang mga Ahlul Kitab. Yung mga nagbabasa ng sinaunang aklat. Huwag niyong tularan ang mga sumasamba sa apoy, yung mga Majus. Bakit? Sapagkat ang gawain nila ay gawain karumalduman sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit kung mayroon tayong alam na ginagawa ng mga ating nabanggit, na ating ginagawa, iwasan na ho natin abang maaga pa. Upang hindi tayo magsisisi, sapagkat sa araw ng paghukom, magsisisi tayo sa ating mga nagawa. Mga alipin ng Allah, dito tayo sa gawain ni Propeta Muhammad SAW. Marami siyang mga inutos sa atin na nababagay sa ating pagkatao, nababagay sa ating pagkamuslim. Kaya't huwag na nating ibagay ang mga gawain ng hindi mga sumasampalataya at ating pag-aralan ang kanilang mga ginagawa. Kung ito ba ay alinsunod sa gawain ng Islam o ipinagbabawal. Mga alipin ng Allah, nabanggit ho natin ito sapagkat napapanahon na ngayon ang ating mga kababayan ay sinasabi nilang sila'y nagdiriwang. Wala silang ipinagdiriwang kundi ang pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ating tinitingnan ang mga gawain ito, gawain ng mga pagano, at batid natin na mismo ang Katoliko ay galing sa Romano. At sila ang panimula sa mga gawain ito. Kaya't wag na tayong mag-atubilin pa na iwasan ang mga bagay na ito. Nabanggit na natin ang mga gawain noon pa nakaraang Juma, tulad ng mga Christmas, ng mga New Year, at ito pang araw na ito, yung Valentine's Day na tinatawag nila, ito ho ay uri ng pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa Islam ay mahigpit na ipinagbabawal ito, na gayahin, na makitulad, makibati na tulad nila, abay ipinagbabawal po ito. Batid din natin sa araw na ito ay samot-saring mga gawaing pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala ang nangyayari. Pakikiapid at pangangulo niya, nandoon yung pagiinom ng alak, pagpupunta sa mga lugar ng mga malalaswa at iba pang mga gawain. Kaya't huwag na tayong magtaka, una pa lang ang gawain ito ay pinagbabawal na sa Islam. Ang Islam po ay kumpleto. Ang Islam ay kumpleto, kaya wag na tayong maghangad pa na idagdag ang mga gawain ito. At ano pa mang mga gawain na hindi alinsunod sa Islam, na ipasok natin ito, isingit natin doon, huwag na po tayong maghangad sapagkat ang Islam ay kumpleto na. Pag-aralan lang ho natin, tuklasin natin ito. Dapat buong-buo tayo, buo ang ating pagkatao. Buong buhay natin ay ilaan natin doon sa Islam, ilaan natin doon sa gawain na kung saan malulugod sa atin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isipin ho natin palagi na tayo nagsasala
Isipin din natin minsan kung ano ang ating sinasabi. Di ba sinasabi natin palagi, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Ya Allah, patnubayan niyo ho kami sa tamang landas, sa landasin ng mga sinaunang mananampalataya, tulad ng mga propeta, tulad ng mga matatapak na tao, tulad ng mga namatay na martir. At wag sana matulad sa iyong mga isinumpa, sa mga taong naligaw, tulad ng mga Hudyo at Kristiyano, nananatili sila sa pagkaligaw, nananatili sila sa sumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat itong mga Hudyo na nanatili sila sa sumpa ng Allah, sapagkat sila ay alam nila ang katotohanan, subalit hindi nila ginagawa. Itong mga Kristiyano, nanatili sila sa pagkaligaw, sapagkat sinusunod lamang nila ang mga ngaral sa kanila. Hindi yung tamang aral, kung ano yung sinasabi ng kanilang mga ngaral, ay sunod-sunuran na lamang sila. At nakakalungkot sabihin, mayroong mga Muslim na ganito. Alam nila ang katotohanan, subalit hindi nila ginagawa. Meron namang mga mangilan-ngilan, ay sunod-sunuran lamang sila sa mga ngaral. Hindi na nila inaral ang kanilang relihiyon. Huwag ho tayo matulad sa mga Kristiyano. Huwag nating pabayaan ang ating sarili. Paano na kaya kapag ang imam na yaon o yung ustad na yan nagtuturo sa atin ay nawala? O di kaya nakapunta tayo sa lugar na walang alam sa Islam. Ano na ang ating gagawin? Kaya ngayon pa lang pag-aralan maho natin ang Islam. Kaya habang tayo nabubuhay, obligado ho sa atin ang pag-aaralan ng Islam upang hindi tayo matulad sa mga Kristiyano na sunod-sunuran lamang sa mga ngaral, kahit na sila'y niloloko, kahit na sila'y pinipirahan lamang. Alam nila ito, batid nila sa kanilang sarili. Subalit, dahil yun ang sinasabi ng mga ngaral, sunod-sunuran na lamang sila. Huwag tayong matulad sa kanila. At inihiling natin ito sa Allah subhanahu wa ta'ala palagi kapag tayo nagdarasal. Sinasambit natin ito palagi na huwag sana tayo matulad sa mga taong ito na sunod-sunuran lamang sa kanilang mga ngaral. Huwag sana tayo matulad sa mga taong mayroong kaalaman sa Islam subalit hindi ginagampanan, hindi ginagawa ng kanilang mga sarili. Bilang isang Muslim na matapat sa Allah subhanahu wa ta'ala, kinakailangan pag-aralan ho natin ang Islam pagkatapos isabuhay ho natin ito. Aqulu ma tasma'un, aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minina kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Inna Allahu malaikatahu salluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat
innaka antal karim mujibu da'wati ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salam. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi qala fi kitabihil karim بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له